Gandang umaga sa inyo at ngayon ay Monday. Inyong nakikita, ito yung rip-nap na Fuji Denso. So sira nito, nawala ng lamig. So may leak siya. So ang unang laging analysis nito, pagbukas dito, meron kasi siya ritong hiwa ng kutsilyo. Hiwa ng kutsilyo yan dyan. Kaya yan, inipoksi na lang uli, pinalik sa dati. Yung pala, wala pala rito yun. Yun ano, yung leak. Pero mayroon siyang damage ng pagkabutas ng kutsilyo. So, dalawa. So, Fuji Denso, ito po ang preyo na ito, R600A. So, flammable. Yung maliliit na lata lang. So, yan. So, ito, dinala rito noon. So medyo nagyeyelo siya oh. So dinala rito noon Friday. Friday siya. Friday rin siya inayos. So ang leak banda rito. Banda rito ang leak dito. So medyo may problema rito. So nilagyan ng prion, nilinis uli, ni-reprocess. So inanuhan ng prion. So medyo sobra yung prion na nailagay. So ayan, oh, nagyeyelo siya. Ayan, oh, nagyeyelo. So wag lang umabot dito yung yelo. Pero to kailangan itong bawasan ng konti. So nasobrahan. Sobrahan siya. So ayan, so medyo okay na siya. At yung lamig medyo malamig na rin sa loob. At mainit ito. Mainit din ito. At ito may lamig na. Medyo may usok-usok na. So ang magiging ano naman nito, susunod nito babawasan ng konting prion. Kasi yan no. Nagyeyelo siya. Oh. So sa pagbawas nito wala tayong gauge para sa 600A. Kaya tumaandar siya, kung ang gauge natin ay 600A, pati rin yung hose niya makapal, so okay lang tayo magbawas. Pero dahil wala tayong ganun, gagawin natin dito, isa shutdown siya, tapos yan babawas tayo rito, shutdown muna, tapos yan relaxation muna. Pagka-relax, saka na tayo magbawas ng prion. So ayan ang proseso ko sa 600A na prion pagka nag-load. Kasi ang gusto mo magbawas na hindi naman hindi ang gauge mo hindi naman siya pang 600A o kaya ay maglo-load ka. Iba naman yung loading pag hindi pang 600A yung ano mo, gauge mo. So medyo delikado. So ito babawasan natin. So isa shutdown muna siya. Para mabawasan natin ng konti. Okay. So shutdown. So sinutdown natin, so mapapansin nyo. So tanggalin natin sa plug. Laging inano ko sa rep, pagka magsha-shutdown kayo ng rep, siguraduhin nyo ang thermostat ang una nyong patayin, hindi 'yon plug. So ayan, nakikita niyo, ayan nawawala na 'yung yelo niya, unti-unti kasi shutdown na siya. So magbabawas tayo, so relaxation muna siya, papahingin muna natin kasi 'yung prion niya tumatakbo pa sa loob ng system niyan dahil sa compressor yung pagbuga niya. So ayan, unti-unti na siyang nawawala. So hindi maganda yun na magyelo tong labas, baka yung pagyelo maabot hanggang doon, delikado yung compressor. Yan tulad yan, di ba nag-shutdown ka, nagtutubig. Ngayon magtutubig rin yan hanggang dito. Pagka ang yelo niyan umabot dito, compressor freeze na. So pagka nag-defrost ka, pagka defrost o kaya nag-yelo to, yung compressor mo masisira na yan. So may tendency na siyang masira pagka nag-yelo tong buong compressor o kahit kalahati lang. Kasi pagka nag-defrost ka, yung yelo nalusaw, so magkukurong siya ng tubig sa loob. So maghahalo ngayon yung tubig sa langis ng compressor saka ng prion. Pag pinagana mo yan, gagaralgal na to kasi may halo na siyang tubig sa loob. So yun ang iniiwasan natin sa compressor na malagyan siya ng tubig sa loob. Nagaling dito na nagyelo.
Eh, buti na lang at hindi pa nagyelo hanggang dito. Ganyan. Buti hanggang dito lang. Dito lang sa lugar na to, hanggang dito. Kung sa taas. So, ayan. So, mamaya-maya, babawasan natin ng konti yan. Ng 600A na pre-yon. Bawasan natin konti. So, ngayon, pahinga muna siya. So, ito. Nilagyan na natin ng gauge. Na gauge natin eh, hindi pang 600A. So, patay na siya. So, titingnan nga yan. So, flammable yung compressor. So, ang pre-yon ng flammable dyan. Yan. So, dito ang bawas natin. Kasi hindi tayo nakapaglagay ng access valve dito. Dapat dito tayo sa high side magbabawas. So, hintayin lang natin mapahinga siya. Tapos yan, dito tayo magbabawas. Papahingayin muna natin. Para yung pre-yon niya eh huminto. Kasi saka na lang tayo magbawas. Kasi kapapatay pa lang. So, yung cycle ng pre-yon eh umiikot pa. Umiikot pa siya. So, medyo mainit pa oh, ng konti. Mainit pa siya. So, hintayin lang natin ha. So, babawasan natin yan. So, medyo sobra siya eh. Sobra siya sa high side. So, babawasan lang natin ng konti yan. Mga isa o dalawang guhit. Yun lang yung babawas natin dyan. So, sa pagkarga ng R600A na flammable na pre-yon, eh, tinitimbang po siya. So, pwede siyang timbangin. Kung medyo batikan ka na at alam mo na yung load, eh, nasa sayo na yon. Pero hindi po natin pwedeng ipakita rito kung paano mag-load ng R600A. Okay, pasensya na. Kasi yun po eh isang rules of engagement po kasi ng isang technician na rin. Para sa lahat po ng technician na alam ho kung paano mag-load, so binibigyan ko sila ng respeto. Lahat po sila. Okay, pati na rin po sa akin. Kung gusto nyo matuto mag-load ng 600A, pwede naman ho kayo mag-training o mag-aral sa mga accredited po ng TESDA ng mga training center tulad po ng Mandaluyong Manpower, Don Bosco, tapos yan, kung ano-ano pang mga eskwelahan na meron pong refrigeration course na under po ng TESDA. So, pwede ho kayo mag-aral po dun. Para matutunan po ninyo yung pag-process ng loading ng mga flammable na pre-yon, sa kanan flammable na pre-yon, sang-ayon po sa standard po ng refrigeration. Okay? So, marami ho kasi sa atin ng mga natuto rin sa kapwa-technician, medyo yon gumagawa ng sariling diskarte. So, iwasan po natin yon. Okay? So, kung gusto nyo matuto ng mga ganitong bagay, na tulad doon ito, 600A na flammable, yung maliliit na lata na nilulod po rito, eh, aral po tayo sa mga eskwelahan. Kung maaari lang po. Kung meron mo kayong pagkakataon o araw na libre, pwede naman mo kayo mag-aral. Eh? So, wala naman ng masama na mag-aral kahit na may edad na ho. Pwede naman, no? Eh? So, ito, binawasan na natin. Kaya lang, hindi nyo nakita kasi wala kasi akong tagahawak ng camera. So, binawasan natin ng mga ilang guhit. Yung sa baba. Yung banda rito sa baba. Binawasan natin ng ilang guhit. Okay. Ngayon naman, inalis na natin. Tinakpan na natin. Kasi hindi natin pwedeng pagganahin na may kasama siyang hose. Yan o, kung sana napipil nyo to. Medyo mainit siya. Oh. Diba? Kahit na low side dyan, pagka nag-release tayo, mainit yung pre-yon na lumabas. Yan o, init o. Hanggang dito sa main post na to, dito mainit siya. Kaya delikado ang flammable pagka nagbabawas ka. Delikado yon. Tapos yung magbabawas ka, gumagana to. So medyo hindi ko na sigurado ang buhay mo. Kasi flammable na yung pre-yon eh. Kasi may ignition to sa loob. Yun running starting sa aking common niya, open yan dun sa loob. Sa loob nito. Dito, yan nakalabas siya. Pero sa loob, naka-open yan. So i-flammable ang pre-yon mo. Pagka naka-trace ng butas, yung pre-yon na flammable,
nabutas diyan kahit maliit. Pwede ka nang pwede nang sumabog to sa harap mo. 'Yon, medyo ano ka na. Ewan na lang. So ingat lang talaga. So dahil nagbawas na tayo, so pahinga muna siya ng konti uli. Papahingahin natin kasi nagbawas tayo ng konti eh. So papahinga muna natin 'to bago natin sindihan uli. Isaksak tapos yan i-open doon, okay? Hindi 'yun pina-practice ng iba na naka-open na ron saka isasaksak. Mali. Isaksak muna bago i-open yung thermostat. Kung papatayin naman yung rep, ulitin ko, patayin yung thermostat bago tanggalin sa saksak. Para naalagaan ninyo yun, yung controller na thermostat saka yung compressor. Okay? Yan na sa mga household ha. Ingat. Siguro pwede na, mga ilang oras na din. No? So pwede na natin itong isaksak. Ito ha, sa mga household ha. Kung nagdi-defrost kayo ng rep, ha, pag magdi-defrost ha, halimbawa, tanggal ng saksak, ginawa ninyo na patay muna yung thermostat bago tanggalin sa saksak pagka magde-defrost. Ngayon, ito ay i-on na natin. So, isasaksak muna natin. Saksak. Yan. Saksak muna natin. Tapos yan, pupunta tayo sa harap para i-on. So, yun ang proper way ng pagbukas ng rep, pag-on. So, i-on na natin. So yan, nakauna. So wag lang natin sasagad kasi ito testing ano eh. Run testing pa lang. So yan. So nagba-vibrate na yun compressor uli. So nagba-vibrate na siya. Kasi pagka yan, note lang ha. Pagka pinatay ninyo yung rep, tapos yung binuksan nyo uli, hindi magbabibrate yan, hindi nagpa-pump kasi meron siyang time delay. May time delay ang rep. Okay? Kaya pagka pinatay ninyo, hintay kayo ng mga 10 to 15 minutes bago nyo i-on uli. So ayan, nag-on na siya. So tingnan natin kung magyayelo to uli. Kung tama yung binawas natin. Pagka ito nag-yelo uli, so bawas tayo uli. Pagka hindi na, so okay na siya. Okay? So hintayin lang natin ng mga ilang minuto yan, mga ilang oras pa. So yan ang ito ang rep na Fuji Denso 2-door na personal rep. Maliit lang siya. Maliit lang. So yan, iiwan natin to ng mga ilang oras. So kung mga sabihin natin iiwan natin ng mga isang oras o dalawang oras, kailangan hindi na mag-yelo to dahil kasi binawasan na natin, di ba? Pagka nag-yelo pa to, kailangan pa natin bawasan uli. Okay? So yun lang ang paraan dyan. So medyo ano na siya. So iiwan natin yan. Kasi ngayon oras eh mag-11:30 na. So kakain na muna. Tapos yan, pabayaan lang natin yan na gumagana, na nakasaksak. Pabayaan lang natin. Okay? Para malaman nyo, pababayaan natin na nakasaksak. Ayun, nakita nyo naman, nakasaksak, di ba? So titingnan natin to. So may ilaw, di ba? So yan, so buo pa yung ilaw nya. Okay. So yan. Ngayon oras, kararating ko lang, kababalik. So ayan, medyo ulan na. Kababalik siguro ano na eh, 2:30 magto 2:30 na. So ito. So binalikan natin 'to. Medyo nagaano pa. Vibrate. So normal na 'yung init niya rito. So tingnan natin kung ano ang masasaksihan natin. So normal na nga. So
So magto-2:30 na, iniwan natin siya ng 11:30. So hindi na ito nagyelo. So malamig na lang siya. Oh. So malamig na, hindi na nagyelo. Wala nang yelo. Din nagputi. Tingnan natin sa loob, sa ibabaw. Sa taas. Diba? Mausok oh. May usok na. May usok na siya. So malamig na. Magaspang na. Parang lihan na. Ayan. So, sa ilalim. Ganun din. Ganun na rin. So may ano na rin siya. Nag-yayelo na rin. Rin siya. So yung temperatura ng init, so okay naman. Ayan. So okay na, ayan oh. Nagano. Umuusok sa lamig. Galing. So R600A. Ayan. Ang compressor niya, ang preo niya is R600A. Ayan, flammable. Nakikita niya yan. Ayan o. Ayan o, marking. Symbol. Simbolo na siya ay flammable. Ang preo niya. Ayan. So, ayan. So, okay na siya. Pwede na siyang iuwi noong estudyante kasi sa kanya yan eh. Laging project niya. Sa bahay kasi nila, hindi na siya naglalamig. So gumagana yung compressor, walang lamig. So ito lang nakitaan na may butas talaga. Iba yung sa loob. Kasi meron kasing marka kasi ng kutsilyo. Ulitin ko lang. Meron kasing marka ng kutsilyo na nabutas. So akala namin nandun yung leak. So tinastas yun. So wala naman pala. So andito pala, nasa likod. Ito, itong joint na to. Itong dugtungan. Ayan. Ayan. So, yan ang two-door na personal rep. Na maliit. So, ayan na. So, okay na siya. Hanggang sa muli. God bless po. Sana ay may natutunan po tayo sa pag... Ano nito? Medyo lecture lang ng konti. So yun, so hindi nyo nakita yung kung paano siya ginawa. So respect na lang kasi sa ibang na mga technician na alam din gawin din yan. Yan ang mga lihim na hindi na pwedeng ibunyag pa sa YouTube o sa videong to. So kung gusto nyo mag-aral, tulad ng sabi ko, aral kayo sa mga lisensyadong training center o accredited ng TESDA. So aral po kayo. So doon yung malalaman yung ibang mga technique ng ibang technician na pwedeng ituro po ng trainer ng accredited ng TESDA na training center. So mapayapang panonood sa inyo at God bless po. Hanggang sa muli. Tandaan, sa bawat gawa, kailangan magdasal para makaiwas tayo sa anumang disgrasya ng ating buhay.